Hello everyone, welcome back to my channel, and I know it's been a long nag-break muna tayo, tagpatan, ayan, nagkaroon tayo ng tan line. Nag-feeling mermaid ang baklitang ito sa aming pinuntahan. Actually, kung makikita niyo sa aking IG story, talaga nagbabad talaga ako sa araw kasi gusto ko talaga ma-feel ang tan line kasi nga, you know, summer na. So, yun na naman ang nangyari sa aking likod. I hope na hindi kayo mandire. But, look. Diba? Para kung may an-an. Pero carry lang yan, girl. Kaya, pag ako lumalabas, lagi akong naka-ano, lagi akong naka-t-shirts, medyo mahaba, ganon. Para hindi tayo magmukhang ewiness is next to ugliness. Anyway, ayun nga, ako nga ay nagbabalik. So, gagawa tayo ng bagong video. This is going to be a full face makeup using the new brand. Actually, this is not a new brand. Matagal ko na ito nakikita sa mga social media accounts like Facebook, Instagram, and merong isang shop na nag-send sa akin ito. Binigyan niya ako ng mga full face parang maraming products talaga ng brand na ni Kara. And I think this one is Thailand makeup. Hindi ko talaga alam yung background niya, but babasahin ko siya later para sa inyo. Ayan, ang nag-send sa akin na shop is from dearbeautiful__ph. So, ayan, ni Kara Cosmetics. Ayan, 100% authentic Thailand cosmetics. So, ipapakita ko nga para sa inyo yung mga pinadala niya sa akin. Super, as in, ang dami talaga nito. So, mag-start tayo sa ating foundation. So, meron na tayong tatlong foundation here. Ayan, medyo nangangamba ako sa kulay ko ngayon kasi medyo tan nga ang lola nyo. And I hope na maging bongga tong mga shades na to sa akin. Meron tayong NC20, NC22, and NC21. So, ito yung foundation niya. Medyo, ano naman siya, bongga siya kasi medyo heavy yung foundation. So, talagang mukha siyang high-end yung itsura. So, next, we're going to the blush, Tricycle. So, meron tayong, ito yung ni Kara na liquid blush. Ito yung talagang trending sa panahon natin today. So, I have, I think, 5 shades. 3, 4, 5. Yeah. Meron tayong 5 shades. So, meron tayong liquid blush number 2, number 3, 05, 04, and 01. So, ayan, meron tayong 5 liquid blush chan. And, next, eyeshadow. So, syempre, hindi magpapahuli ang ni Kara for the eyeshadows. So, we have 4 eyeshadow palette here. Meron tayong 1. Ayan, palette number 1, palette number 2, palette number 3, at palette number 4. So, meron tayong 4 na eyeshadow na paglalaruan later. Next, we have a 5 liquid lipstick. This is, yeah, I think this one is liquid lipstick, pero we have a very super high-end yung itsura ng package. Itsura niya, guys. So, ganito yung kanya itsura. Medyo bold lahat yung kulay niya. And, meron tayong isa pang liquid lipstick. This is naman, ito naman yung Water Shine Liquid Lipstick 24 Hours. So, umpisahan na natin. Ako ay naglalagkit na naman dito. So, kung gusto niyo malaman at kung papaano nga ba paglaruan nito mga makeup na to, just keep on watching. Okay, so mag-i-start na tayo sa ating primer. Since wala silang primer dito, so gagamit na lang ako ng sarili kong primer. And I'm going to use the CoverGirl 2 Blend Base Business Primer. Grabe, na-miss ko talaga to, guys. Na-miss ko kayo. Na-miss iba yung mukha ko. Natin siya sa ating face. Actually, medyo nag-light na nga yung face ko eh. Kasi dati talaga, pag-uwi talaga namin, as in, girl. Yung face ko, Diyos ko, at yung balat ko. Torture na torture sa init. Pero ano naman, enjoy naman. Kasi, na-experience kong sumakay ng bangka, ng barko, ganun. So, I'm happy. Ang pagpapaputi,
madali lang naman yan eh. Huwag ka lang lumabas at magtumambak ka ng mga maraming soap na pampaputi. Go na yon. Okay, so since nakapaglagay na tayo ng primer, next step is a foundation. So again, I have 3 foundation here. Bubuksan ko muna sila kung ano nga pa talaga yung tamang shade sa akin ngayon dahil ako ay medyo tan. Ooh! Ang bongga. Talagang sikit. Wow! Mamahalin! Tignan, beshi! At di pump! Okay, so ito medyo light siya sa akin. NC21 medyo light siya sa akin. NC22, sana mas medyo dark to ng konti. Please, please. Oh, shucks, light. NC20. Ito, feeling ko dark na to. Okay. Yes! Oh my God. Yan, match na siya sa aking foundation, sa aking skin, sorry. So, okay, we have NC20, medyo dark siya, and I think this one is perfect for my skin tone ngayon. So, maglalagay na tayo ng ating foundation. Tingnan natin kung gaano nga ba kaganda, kasi nakalagay dito, ano eh, waterproof liquid, ultra cover liquid foundation. Ultra cover, so, which means full coverage. Full coverage siya. So, tignan natin nga talagang kung bonggang-bongga ba ito eh. At bonggang-bonggang-bongbong. Okay, so, shake muna natin siya. Bago natin siya gamitin. In fairness, guys, ang ganda nung lagay niya. Talagang mukha talaga siyang high-end. Saka, maganda yung pagkaka-engrave ng mga diamond cut there. And, tignan natin kung bongga ba ito, be. Amoy niya, guys, parang pang skincare. So, tignan natin kung... not bad. Tignan natin pag in-apply na natin siya sa ating pest laburn, kung bubongga ba ite or witchy girls. Grabe yung pimple ko, putok na putok. Then i-blend natin siya using my Miss Bella beauty sponge. Hindi siya full coverage, or baka dahil kasi na-absorb lang siya ng ating beauty blender. Tingnan natin kung magpapatong tayo ng isa pang layer, kung bongga ba siya. Ayan, bongga yung ano. Tinakuha kong shade. Medyo konti ba siya. Maglagay pa tayo! Okay, so aking first impression, pag sinabi nilang full coverage or total cover, so that means it's full coverage, right? Pero for me, hindi siya masyadong full coverage. Nakakover niya yung mga redness, yeah, pero I think magdo-double layer ka for this foundation. Pero kung if you have a very like super smooth skin, this one is really, really perfect. Dahil nga parang magkakaroon siya ng... this is a parang ano eh, sheer coverage. Yeah, it's a sheer coverage. And, madali siya i-blend. Hindi siya namumuo agad. Tapos, I think, mas maganda kung gagamitan niyo siya ng brush, not the sponge. So, mali tayo doon. Dapat pala gumamit muna ako ng brush to distribute the product. Hindi yung beauty blender. But anyways, I think magagamit ko siya sa aking mga future looks. So, pupunta na tayo sa ating blush. Okay, napupunta na tayo sa ating liquid blush. Umpisahan natin yung shade number 1. I think ilalabas ko muna sila sa kanilang mga box kasi medyo mahirap silang tanggalin. Ganda. Ganda ra corazon besh. Super mamahalin. Babasagin. Hindi siya flash stick. Siyempre, ito plastic, but ito babasagin. Okay, so umpisahan natin sa number 1. Ooh! Grabe, ang pigmented niya, besh! Shade number
2. Ito hindi ko feel na blush on siya kasi medyo light siya. Para lang siyang foundation or liquid concealer. Grabe, medyo watery siya. Shade number 2. Shade number 3. Oopsie. Sabi ko na eh. Tataga siya eh. Grabe ang kalat. Shade number 4. Medyo deep yung kulay niya, besh. Ang creamy ng lip. Okay. Number 5. See? Wow. Hindi ko talaga favorite tong kulay na to. But this one. I love all the colors. Pwedeng-pwede siya for the eyes as well. So, I think I'll go for this one. Number 3. Natin siya ng very, very light. Para siyang ano, no? Color tint. Ooh! Girl, hindi siya nagbibiro. Ang ganda ng coverage. Ang dami ko nakuha, pero ang konti lang na malalagay nyo, super pigmented niya. Pwede rin siyang gamitan ng brush if you want. Ginamitan ko siya ng brush para makita nyo kung paano bang distribute yung product kapag brush yung gamit. Okay lang kapalan nyo guys, kasi later magsiset naman tayo ng powder, so magto-tone down yung kulay na. So, masasabi ko lang sa blush na to, I love it. So, meron akong gagamitin na bagong powder pala, guys. Pero, hindi ko pa siya i-reveal kung anong gagamitin kong powder dito sa look na ite. Kasi I will do a separate video on this one. So, yes, gagamitin ko siya. And babalikan ko kayo kung nakapaglagay na ako ng powder and also the brows. Tatapos ko na ating kilay para pupunta na tayo sa ating eyeshadows. Beige eyeshadows. Dapat kasi magko-contour muna tayo. Pero wala silang pinigay na contour. So dito sa palette nila, yung ni Kara na eyeshadow and blusher, yung number 2, meron brown na kulay dito. Ayan, kung makikita nyo. Then, syempre, titignan muna natin kung perfect na ba siya pang contour. Yes, pwede siyang pang contour. Ayan yung brown niya. And gagamit tayo ng pwede naman. Okay, now it's time for the eyes. So, ang gagamitin kong palette sa eyes is yung number 4. Kasi gusto ko yung mga kulay niya. Saka medyo summery vibe look yung mga kulay. So, ganito yung mga kulay niya. Diba? Ang ganda. Saka more on shimmery sila. 2 mattes ng eyeshadow. Ito, saka ito. Tapos, I think this one is highlighter and also a blusher. So, for the eyes, I think I'll go with this color muna para sa ating buong mata. Natin siya ilagay sa eyes. So, ikakalat ko muna siya sa eyes ko. Kasi nalagyan ko muna siya ng ganung color sa aking crease area. Ang ganda ng kulay na to soften your eyes. And pang blend ng mga pang transition chuchu. Next, I'm going to get this color. And dito sa pang-apat. Gagamitin ko yung brush ni Mama and Clutes. Then, ilalagay natin siya sa outer corner ng eyes. So you're going to flip your brush dun sa isa pang product
kukunin niya tong shade na ito, yung darker. Lalagay niyo lang siya sa outer corner ulit ng eyes. Kaya naglagay tayo ng first shade na shimmer. Yun yung ginawa nating base para hindi mamuo yung darker color na ilalagay natin. Very minimal and simple lang tong makeup na ginagawa natin, ha. Tapos, I'll go with this color. Ito. Magpalit naman tayo ng brush. Just kung sa dami-dami ng brush natin, hindi tayo nagpapalit. So, ayan. Sorry, hindi pa ako nakapaghugas ng brush. Huwag niyo akong tutularan. Kukunin natin tong shade na to. Then, ilalagay natin siya sa ating inner part ng eyes. And ito naman yung pinaka-light na color. Ilalagay natin siya sa inner part ng eyes. Blinding siya, beshi. Oh my god. Starting in the moon. Struggle channeling. Hindi ko alam yung lyrics nun. Okay, so ayan, nakapaglagay na ako ng white eyeliner. I used the NYX Jumbo Pencil in the shade Milk. So mga magtatanong sa inyo kasi marami ako na babasang comments kung ano nga pala yung ginagamit kong white eyeliner kasi masyado daw putok na putok. So yun po yung NYX Jumbo Pencil in Milk. So tapos na tayo sa ating eyes, I guess. So pupunta na tayo sa ating liquid eyeliner. Okay guys, so ayan, tapos na tayo sa ating lashes. Nakapaglagay na rin tayo. Medyo nakukulangan ako sa ating face, so gusto ko maglagay ng fake na freckles. So gagamitin ko yung palette na number 3 since meron ditong dark brown, ayun. Tapos kukuha ko ng very like parang brush na ganito lang, kanipis. Tapos maglalagay tayo ng freckles. Okay, so ayan, natutuwa ako kasi nag-work naman yung ating fake freckles. Pagpunta naman tayo sa lips. Maraming colors talaga dito na super. Hindi ko alam kung anong gagamitin ko. But I think I'll go for this Watershine Liquid Lipstick. This is the color number 2. So, mamimili lang ako ng bagay sa makeup ko. So I think ito na pili ko, yung number 7 at number 4. So tignan natin kung ano dito yung mag-work. Okay, so nakapili na ako. Una kong munang gagamitin is yung number 2. Ito kasi medyo light brown. Tapos ito yung magiging first base natin. Tapos, kukunin natin yung shade na 04. Ito naman ay para sa ating inner part ng eyes. Ng lip, ng, not eyes, lips. Okay guys, so I now we're done with this full face makeup using the NYX Cosmetics. So
I'm so excited to do my final intro kasi ito talaga yung na-miss ko dito. Syempre, bukod sa inyo, yung aking pag-aura sa tapat ng camera. So, maglalagay lang ako ng wig, then I will be right back to you guys para sa ating final aura. Okay, so this is the final look and thank you guys so much for watching this video. And sana may try nyo rin yung Nikara Cosmetics kasi super affordable. Forget to follow their on Instagram. Ilalagay ko na lang yung link nila sa description box down below and then also yung mga price range nila. This look, this makeup look is very talagang bonggang fresh look lang. As in, na-achieve ko siya ng very first fresh look. As in, virgin, pwedeng-pwede sa mga summer. Ano man na, malapit tayo mag-summer, so this look is perfect. Again, thank you so much for watching and don't forget to follow me on my Instagram, on Facebook, at allsandyproud. And that's it for today. I love you all and see you guys next time on my next video. Bye!